You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Marami nga po ang pumuri ngayon sa singer, pilot, actor na si Ronnie Liang. Sa mga hindi po nakakilala kay Ronnie, siya po ay mula sa Dream Academy ng ABS-CBN before. Kaya po siya ay isa ring singer. So, ayan, sa Pinoy Dream Academy, ayan. Kasabay niya sila Bugoy Drilon at si Lizelle. But anyway, marami nga po ang naging masaya sa nagiging performance nga po ngayon ni Ronnie dahil isa po siyang reservist. At si Ronnie po ay nagbibigay ng kanyang tulong, no, bilang reservist sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng help. Sila po ay nagbibigay ng mga ayuda, kumbaga yung mga binibigay po ng government. And nag-check din ng mga kung sino yung merong mga lagnat or whatever. So, isa na po siyang frontliners ngayon as reservist din. Sabi po ng netizen mula po sa Fashion Police, I really like this guy. Sabi naman nila, buti si Ronnie Liang may silbi ang pagka-reservist. Asan yung mga ibang celebrities na nagpa-reservist kuno? Parang sila lang ni Matteo ang nakita kong nagsilbi sa bayan. Well, ayan po yung sinabi ng isang netizen. Tapos may isang netizen po ang nagtanong si Matteo, kailan? Ayan. So, buti pa ito, hindi lang puro porma ang pagsusuot ng military attire. Sinasa puso at gawa talaga. Matteo G. Gerald Ding Dong Rocco, ano na. Sayang training at photo ops nyo kung magtatago din kayo sa bahay. Si Rocco nagbigay ng food sa mga frontliners, yung iba nga. Gerald helped build a place for patients to be quarantined. Check his IG. Oo nga, si Rocco palaging nagbibigay at kasama sa pagdi-distribute ng food. Si Ding Dong, sige, maintindihan natin dahil may dalawang maliliit na anak, pero yung the rest. Tama pa, pogi lang ang pagiging reservist. Iba ang nagdi-distribute sa talagang ginagawa ang obligasyon as Army Reservist. Ayan, sabi naman ng isa, Rocco is giving away for food sa mga frontliners. He tweeted din na as much as gusto nila mag-duty, kinokontrol din ng Navy group nila ang mga taong ide-deploy sa mga checkpoint. Sabi naman ng isa, wala mang bala o missile na pinapuputok pero lahat tayo nagtatago sa bahay. But anyway, sabi ng isa, Matteo, nakikita na may action naman sa Army. Yung iba like Nico, sila, Gerald, etc. San na pagka-reservice, Koya, pang photo ops. Ding Dong, Dieter, and Matteo, ano na, dami niyong videos na pabibo, wala naman kayong ganap. Ayan, but anyway, actually malaki po ang naitulong ng One Voice ni Matteo Guidicelli kung saan nakalikom po siya ng 10 million at ito po ay ibinibigay niya para po matugunan yung pangailangan ng mga netizen na talaga pong affected ng crisis na ito until na matapos nga po yung enhanced community quarantine. So yung 10 million po na yon ay magpo-provide sa family na sila'y magkakaroon ng pagkain at wala silang worries. Ibig sabihin, malaki pong bagay at tulong ang ginawa ni Matteo dahil once na ang pamilya ay merong kakainin, hindi nila kailangang lumabas-labas o ano pa man dahil alam nila na secured ang kanilang food. So, actually lahat po ng binanggit si Matteo, si Gerald, si Ding Dong Dantes, eh meron po silang ginawa. Although hindi katulad ni Ronnie na sila po ay talagang nasa field. Ito kasing si Ding Dong, sabi nga natin, eh meron siyang family. Ito namang si Matteo, in-explain niya na before, mas pinili niya na magstay sa bahay because of kakakasal niya lang sa kanyang wife na si Sarah Hieronimo. And si Ronnie is binata pa. So si Rocco naman, eh nagdi-distribute din, nakasama siya, hindi nga lang siya nag-front talaga as reservist. Pero ginagawa naman nila ang kanilang best, like also Gerald Anderson. So, ayan po ang ating showbiz na update. Ano po ang masasabi nyo? Dito, ilagay lamang po ito sa ating comment section kung ano po ang inyong opinion about this. And the images courtesy of Ronnie Liang and Matteo Guidicelli. Thank you for watching Showbiz.